welcome po ulit sa aking channel, Sis Hearty. Sa video na ito guys ay samahan nyo ako at maglakad-lakad tayo dito sa Central Hong Kong. Ito guys yung lugar kung saan madalas tambayan ng mga kababayan nating OFW sa araw ng kanilang day off. Ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo ang totoong mukha ng buhay ng mga OFW sa likod ng kamera. Pero bago yan, samahan nyo muna ako at pasukin natin ang loob ng worldwide dito sa Central at tingnan natin ang mga makikita nating mga Filipino food and Philippine product. Ayan guys, so tara na! Ayan, kung makikita natin guys ang iba't ibang klase ng kakanin. Ayan, so hindi natin masyadong mamimiss ang Philippines. Ayan, kung pupunta tayo dito sa worldwide sa Hong Kong. Ayan guys, no? So, meron silang mga daing. Ayan. O, diba? Meron silang mga kalamansi. Meron silang mga munggo. Ayan, na paboritong-paborito natin guys, no? So, yan yung mga mabibili dito sa worldwide sa Central. Ayan guys, may iba't ibang klase ng dried fish na makikita natin. May mga itlog na pula. Ito, dilis. Ayan, malalaki ang dilis nila dito guys. Ayan, meron din tayong mga biscuits. Ayan, hindi po ito advertisement guys ha. Plain vlog lang ito. Ayan, meron silang mga ready to eat na rice. Mayroon na siyang rice and may ulam na siya guys, no? So, ayan, may mga kalabasa na fresh from Philippines. May mga, ayan, kalabasa. Starring ang pangalan ni Kajinet. Ayan guys, and then meron tayong saging na saba. Masarap itong ilaga. Isawsaw sa bagoong with kalamansi. Ito paid vlog. Ito yung laing. Ayan guys, sa mga gustong kumain ng laing dito sa Hong Kong, punta lang po kayo sa worldwide at makakabili po kayo doon guys, no? Ayan, yung mga ensamada from Philippines. Ayan yung mga iba't ibang mga pagkaing Pinoy na nandito guys. So, pagka day off ninyo at gusto ninyo ng pagkaing Pinoy dito sa Hong Kong, sugurin lang po ninyo ang worldwide at doon makakakita kayo ng iba't ibang pagkaing Pinoy guys. Yan, mga chicharon. So, nakakatuwa guys kasi diba, pag namimiss natin yung pagkaing Pinoy ay mayroon tayong mapupuntahan at makakabili tayo. Depende sa kung ano yung gusto ninyo, di ba? And yummy! Yung mangga. Ayan guys, ang lalaki ng mangga nila. So, itong binabalata ni ate, worth 35 Hong Kong dollar. Ayan. Sinasabi ni ate dito, tikman daw kung matamis ba siya or maasim. So, wag na natin i-convert sa peso, guys, no? Kasi mamamahalan tayo. Kapag ka i-convert mo ang 35 Hong Kong dollar sa peso. Ayan, ang iba't iba pang klase ng Filipino food na nandito sa worldwide. Iba't ibang klase ng chicharon. Kakabili tayo dito. Masarap siyang isawsaw sa suka. Meron din silang mga pandisal, pandimunay. Ayan. Na paborito natin guys na isawsaw sa kape. Diba? Yan, mga kararating lang yung mangga nila. Meron din silang mga dahon ng saluyot dito guys, no? Yan. And meron silang bitso-bitso. And of course, yung pansit and bilo-bilo. Ayan, so pagkatapos nating ikutin ang loob ng worldwide, tara na guys, samahan nyo ako at puntahan na natin kung saan tumatambay ang ating mga kababayang OFW pagkatapos nilang mamili doon sa Central guys, lalo na pag walang mga baon.
So, kailangan natin bumili ng pagkain bago pumunta sa pwesto. Ayan, kung makikita natin guys, ito yung mga nagpapacking. Yung mga nagpapa-door to door. So, ayan na yung mga kababayan natin guys na tapos nang mamili sa loob ng worldwide. Yung iba naman dito ay pagkatapos magpadala ng pera, ayan, so tatawag muna sa kani-kanilang mga pamilya. Kanya-kanyang hanap na ng pwesto guys pag day off kung saan ka pupwede. Yung iba na pumunta lang dito sa central at magpadala ng pera, bibili ng pagkain at ayan, hahanap ng pwesto sa gilid-gilid at doon ay kakain guys, no? Para lamang maitawid ang gutom, diba? Ayan, so dito tayo, papunta tayo sa Blackman. Ayan guys, so ito yung buhay naming mga OFW dito sa Hong Kong. Kung hindi nyo kami nakikita sa harap ng kamerang nakangiti, nandito na kami sa tabi-tabi guys. Dito maglalatag, maghahanap ng pwestong matatambayan sa maghapon. Ayan, kahit ganito ang sitwasyon, masaya pa rin guys ang mga kababayan natin kasi parang malaya silang nagagawa yung gusto nila, nakakakwentuhan yung mga kaibigan, nailalabas ang stress sa buong linggong paggawa. So ganito guys ang buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong sa likod ng kamera. Ayan, so sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, ito po ang totoong buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong. Kaya sana ipahalagahan natin ang bawat perang padala ng atin pong mga mahal sa buhay na mga OFW. Ayan. Ingat po tayong lahat sa mga kapwa po OFW. Keep safe po palagi. And God bless po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye!